person. That kind of resurrected body. Okay, we don't have this that right now. But we have the Spirit of God. Yes, right now. True. Ito yung sinasabi ni Pablo, to know is the power of His resurrection. Inside of us. Inside of us. Yes. Which is, it is the Holy Spirit who resurrected Christ. Sabi nga, sa binasa natin sa 8:15 kanina, it is the same Spirit na inilagay po sa atin. And sabi ni Pablo, I want to know that. Gusto ko ma-experience yon. So, ang tanong, paano po na-experience ni Pablo yon? You see, Paul, kung makikita po natin sa istorya niya, Paul has a great passion for God. Gusto ko muna, Pastor, no, maganda okay. yung sinabi mo, paano niya na-experience yung resurrected power ni Jesus Christ. Kasi kung babasahin natin ang Book of Acts, may mga proofs, mga evidence na naman, no, na naranasan ni Pablo talaga yung resurrected life ni Jesus Christ, although he was still in his earthly vessel. Ito po, earthly vessel, no? Yung katawang lupa. Pero naranasan niya yung power of the resurrected life of Jesus Christ. Ano yung proof, no? Basahin ko lang sa mga gawa. Sa Acts chapter 19, beginning verse 11 to 12. Gumagawa roon ng Diyos ng mga pambihirang himala sa pamamagitan ni Pablo. Kahit panyo o damit na kanyang ginamit ay dinadala sa mga may sakit. Wow! Imagine, kahit panyo lang daw ni Pablo because he was full of that resurrected life of Jesus Christ. Maging yung panyo, maging yung damit niya, may kapangyarihan ni Jesus. Imagine, gumagaling naman ang mga ito at lumalayas ang mga masasamang espiritong nagpapahirap sa kanila. And that is so amazing. Imagine yung, because there's so much power and life of Christ, the resurrected life of Christ na nasa kanya, yung panyo niya ipadadala sa Paris at lahat ng umawak ng panyong yun na may sakit ay gumagaling. Yes. Kaya nga, dahil ba yun kay Pablo? No. Of course not. No, dahil sa kapangyarihan ni Jesus na ipinamumuhay ni Pablo. Ako'y amazed dahil nga as a Christian, we are a dangerous people, sabi nga, in a positive sense. Because anytime God's power can be manifested sa ating buhay as we go on and as we push on, as we really aspire, pursue God sa buhay po natin. Kaya nga, really mga kapatid, ayaw ko pong ma-miss ang mga church services, ang mga fellowshipping, ang mga ganitong gathering even online because God is not really limited. Yes. Ano, tandaan nyo, yung panyo, wala na sa kanya nung nagpagaling po yung panyo yun. Ngayon, hindi namin the power of Jesus yes, hindi there. Namin kayo kasama, pero God's power can even work right now. Yes, even virtually, God can manifest the resurrected life of Jesus Christ. Wow. Pero paano nangyari yon? Ano bang ginawa ni Pablo? He simply had a great passion for God. Pwede so ba nating ulitin yon? Very passionate siya. Hindi lang puro fashion. Wala pong masama sa fashion. Ano? Kailangan favorite. Din. Favorite ko yon. Ano? Pero yung passion niya, yung marugdob na pag-ibig, marugdob na gaalab, siguro sumisiklab pa, no? Na pag-ibig niya sa Panginoon. Yun yung sekreto niya eh. Ako'y nilalagnat. Kaya yung power ni Jesus Christ was being manifested even sa kanyang damit o sa kanyang panyo. And he studied the Word of God. Kung titignan po natin yung story niya, yes, he was a student of the Word of God. He spent 3 years after he has an encounter with God. He spent 3 years in Damascus, I think, to be with the disciple, to be with the people na kung saan nakita ang Panginoon. At he studied about Jesus. Ano ho? So he studied the scripture talaga. Kaya nung siya mag-preach niya, really loaded po siya of power because of also by knowing Christ and knowing the Word of God. Kaya napakaganda po ng opportunity ibinibigay po ng bawat isa sa atin sa araw na ito at pinupush namin kayo to really have your devotional note, have your study put notes, have your really ma-develop yung personal na pakikipag-need natin sa salita ng yes, Diyos because it really bring power to our lives. And lalo na sa mga taong inaabot po natin. And makikita po natin
that Paul really loved God unconditionally. Yes, bakit that's very... po nasabi yun? Kasi handa po niyang ibigay yung buhay yes. niya. Amen. Actually, ibinigay na niya yung buhay niya, no? Dahil sa Panginoon. Kasi sinabi niya sa mga quotation niya sa mga epistles niya, whether I am in my body, sabi niya, whether I die or whether I live, that God may be glorified in my life. So matindi yung pag-ibig ni Christ, ni Pablo sa ating Panginoong Hesukristo. So lahat ng may matindi ang pag-ibig nila kay Lord, pwede bang mag-comment kayo ng fire dyan, no? Na passionate kayo for yes. our Lord Jesus Christ. So yun po palagi ang bantayan natin sa ating po mga buhay na let's get rid yung pagiging passive, let's get rid yung familiarity spirit, no? Dapat lagi tayo nag-aalap. So from time to time, we really have to make a personal check-up, personal assessment na palagi nating ipa-check sa Panginoon, Lord, nag-aalap pa ba ang aking pag-ibig sa iyo? Hallelujah! Amen? Thank you, Jesus! Para lalo nating maranasan yung kapangyarihan ng resurrected life ni Jesus sa ating pong mga buhay. So number three na tayo, Pastor. Number three po is, na nakasulat sa talatang ating binasa kanina, to be like Him in His suffering and His death. Waka, Pastor, yan ang mga ayaw ng mga Kristiyano. Ay, ayoko dyan sa suffering, lalo na sa death. No, kayo-kayo na lang. Okay na yung to know, ano? Tsaka okay na yung, ano, yung power of resurrected life yes. niya na malaman yun. Pero dito, sabihin ko po sa inyo, this is a higher level ng Kristiyanismo. Mm-hmm. To put yourself on this to the place, max na yan. Ano, na magbigay ka ng mataas na standard sa iyong sarili kung paano mo paglilingkuran si Lord. Mm-hmm. Inulit ko po, na magbigay ka ng mataas na standard kung paano mo paglilingkuran si Lord. Sabi niya, be like Him in His suffering. And then, sabi nga ni Pastor Kana, parang maraming atras dito, ano? Okay yung magpagaling ka, okay yung mga buhay, mga bulag, lumakad yung mga bulag, makakita, yung mga pilay, makakita. Pero yung mag-suffer, Pastor, wag na. Actually, si Pablo talagang naranasan po niya, no? Literally, powerful. Naranasan niya talaga yung powerful. Ibigay yung buhay niya sa Panginoon. Actually, sabi niya, sa kanyang mga salita, sa kanyang mga sulat in 2 Corinthians, ano, if I'm not mistaken, tatlong ulit kong naranasan, sabi niya, no, nahagupitin ng mga Romano at minsan namang binato. Sa atin wala pang binabato. Ang nakakalungkot, tayong nambabato. Ay, wag naman, ano, wag naman po sana. Joke lang po yon. So sabi niya, naranasan ko ang batuhin, ano, naranasan kong hagupitin. Tatlong beses ko ring naranasan na mawasak ang barkong aking sinasakyan. At minsan, sabi niya, maghapot, magdamag, na ako'y lulutang-lutang sa dagat. Meron na pong one nakaranas dito dahil sa paglilingkod niyo sa Panginoon, ay linutang-lutang kayo dyan sa dagat. Sa gitna ng karagatan. Sa gitna ng karagatan. Wala pa po, no? Actually, nasa, sa totoo lang, no? Napakaganda ng ating pong kalalagayan dito po sa Europe. Kung magmi-mission tayo, sasakay pa tayo ng high-speed train papuntang Roma. Pupunta tayo ng Paris, sasakay tayo ng EasyJet. Airplane. Mag-airplane pa tayo, no? At kung may mga conferences or encounter, pinagho-hotel pa tayo ng ating mga kapatiran. Actually po, wala pa pong nangyayari sa atin na hinahagupit. So, ganun po katindi ang pag-ibig ni Pablo sa ating Panginoong Jesus. So then, na sabi niya, gusto kong makawangis ang Panginoon sa kanya pong paghihirap at sa kanyang kamatayan. So mga kapatid, mga friends, ano po, mga beshi, mga kapamilya, mga kapuso, kung po kayo ay dumaranas ng iba't ibang pagsubok sa buhay ninyo at wala pa po dun sa point of death, huwag naman kayong susuko. Huwag naman nating iwan sa ere ang paglilingkod natin sa Panginoon. Amen? Yes. Never quit. Never give up. Because only the losers quit. Wala po sa mga overcomers. Wala po sa mga multipliers. Amen? Ang nag-quit. Minsan na, ganun po lang ng konti ang ilong. Mag-a-absent na. No? O kaya minsan ay may mga konting pagsubong lang sa kanila mga employers, nag-give up na. Ay, Pastor, ayoko na pong mag-life class. Tatanungin mo bakit? Kasi po nagka-problema life ko sa class pa lang employer. Yan, no? Hindi pa wasak na barko yan. Dito sa, gusto ko to, babasahin ko, 2 Corinthians 11:24, the same na pagpapatuloy. No? Limang beses akong tumanggap ng 39 na hagupit mula sa mga Hudyo. Si Jesus po nakatanggap ng 139
last. Pero siya, limang beses. Mm-mm. Talagang nilampasan pa niya yung suffering na naranasan ni Jesus. Pero really, alam nyo, through this story, sinabi niya na pagtagumpayan niya ito dahil sa mayamang biyaya ng Diyos sa kanyang buhay. Mm-hmm. It's true, mga kapatid, mapapagtagumpayan natin anumang suffering or even we face death, ano ho, because the grace of God, the more suffering, the more na mga bagay na dumarating sa buhay po natin, the more yung grace ni Lord ay mag-i-increase sa ating mga buhay. Even in this kind of situation, God will give us victory. Amen. 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 Itong lahat ng ito, Pastora, napagtagumpayan po ni Pablo. Yes. That's why he finished the race. Sabi po ng declaration sa kanyang mga salita, I have fought the good fight of faith. I have finished the race. So we're praying po this evening, kayo po lahat ng mga viewers, mga beshi, mga kapamilya, mga kapuso, mga mahal po naming mga kapatid, mga magulang, ano po, let the power of the resurrected life of Jesus Christ enable us to live victoriously. Enable us to live as overcomers. Thank you, God. Enable us to live as multipliers so we can really experience the supernatural increase ng Panginoon this 2022. Wow. Hayaan natin yung resurrected life ni Jesus, hindi lang natin basta alam, head knowledge. Kasi hindi kalooban ng Panginoon na maging walking encyclopedia tayo. Palagi kong sinasabi ito, no? God is not concerned na marami tayong alam sa salita ng Panginoon. Pero simply, let us apply, let us put into action. Hallelujah. Lahat po ng mga napapag-aralan natin based on the Word of God. So God will give you the power to live the resurrected life of our Lord Jesus Christ simply if you will love the Lord your God with all your heart, with all your might, and with all your strength. Just like Apostle Paul, let's have that passion, that one desire to know Christ and to experience the power of His resurrected life.